Hello mga ka-newsbiz! Muli na namang naglabas ng kanyang opinion sa Twitter ang ex-PBB housemate at kapamilya star na si Maurice Racal. Ito ay umani ng samot-saring reaksyon at nag-trending hindi lang dito sa Pilipinas pati na din sa ibang bansa. Ito ay matapos siyang magbigay ng kanyang sariling opinion tungkol sa national speech ni Pangulong Duterte regarding sa coronavirus na hinaharap ngayon ng buong bansa. Malinaw na malinaw sa Twitter post ni Maurice na hindi siya pabor sa mga naging desisyon at tila nakukulangan siya sa mga efforts ng Pangulo. Lalo na at nagkaroon ng nationwide lockdown at nadamay pati Visayas at Mindanao. Madami sa mga Pilipino ang nahihirapan na sa sitwasyong ito. Kasama na ang mga nasa middle class, kaya ang panawagan ni Maurice ay sana madagdagan pa ang pondong nakalaan para dito. Pero para sa mga taga Davao at mga supporters ni Duterte, hindi katanggap-tanggap ang tila pagmumura ng TV actress. Kaya naman, madami ang nag-bash kay Maurice. Ayon sa kanila, bilang isang public figure, hindi siya dapat nagmumura lalo na't hindi namang ordinaryong tao ang kanyang pinagsasabihan, kundi ang pinuno, tatay, at leader ng ating bansa. Ito ang mga unang post ni Maurice. Pagkatapos niyan ay madaming nag-react sa post ni Maurice. Kasunod nito ay ang pag-post niya sa stories na fake account ang nag-post sa Twitter at ito talaga ang pinost niya. Ganun pa man, hindi pa din sang-ayon si Maurice sa paraan ng pamumuno ni President Duterte. Pinapakita lang nito na nininindigan si Maurice sa kanyang mga post at ito ay opinion niya lamang. Talaga naman daw matapang at hindi umuurong ang isang Bisaya na katulad ni Maurice. Ngunit ganun pa man, madaming mga netizens at taga Davao ang umalsa dahil hindi raw marunong tumanggap ng pagkakamali ang aktres. Kaya nagkaroon sila ng kampanya at panawagan para matanggalan ng mga endorsements at sponsorships si Maurice. Madami sa kanila ang nagsabing hindi na sila pupunta sa kahit anong shows ng aktres. Sa katunayan, ayon sa ilang mga loyal supporters ni Pangulong Duterte, ilang endorsements na daw ang nag-back out dahil attitude problem daw ang ipinakita ng aktres. Panawagan din ng ilang LGUs na ideklarang persona non grata si Maurice. Pero ngayon daw ay nakaban na ito sa Davao. Ano sa tingin niyo mga ka-newsbiz? Tama ba ang paninindigan ni Maurice? O tama ba ang hatol sa kanya? Comment down below! And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching!